pagkaga sa iyong katabi, sabi mo sa kanya, kapatid. Kapatid! Tunay ngang mabuti ang Diyos. Tunay ngang mabuti ang Diyos. Huwag kang pinagpala. Huwag kang pinagpala. Share your blessings naman. Share your blessings naman. Amen po ba? Amen. Dapat naman sa Panginoon. Sige po, maaari na kayo makaupo. Yan, nagpapasalamat sa Panginoon. Once again, a blessed evening po sa ating po lahat. Blessed evening to Brad. Kayo sa mga inaabot po ng inig na ito, ano? Ayan, so patuloy tayong pagpalain ni Yahweh Shaddai sa ating pagbunghay at ating pagmininay ng kanyang mga salita. Amen. Ayan, so, bago tayo mag-start with your brothers and sisters, gusto ko po umpisahan yung pagmininay natin sa isang tempo. Ayan. Pamilyar po ba kayo sa lugar na yan? Yes. Membership. SNR. Pamilyar kayo sa SNR? Alam niyo, so siyempre, bilang isang kabataan, ano, siyempre, nag-explore din ako, nag-explore ako sa Pilipinas. Ayan. So, nakakahiyaman aminin, pero missionary na ako noon, ano, nagdidikot ako sa gawain. Nung na-discover ko na yung SNR, bago ka makapag-shabi, kailangan member ka muna. So, lakas na loob ko, nag-iyaba ako, tara. Mura mga bilihin doon. Kasi talagang mura na bilihin doon, ano, sa SNR. By the way, hindi po ako nagpo-promote. Hindi po ako nagpo-promote, disclaimer lamang. Ito'y bahagi ng kwento lamang. Ano po. So, nag-ilakas pa ng loob ko noon, nag-iya sa aking mga kasamahan. Sa Davao ako noon, hindi ako nagkakabali. Sa Davao ako noon. So, pagdating namin sa SNR, tinanong nila ako, brother, may ID ko. Ano ID? Sabi, brad, hindi ka makakapag-shopping dito pag hindi ka member. Ay, ganun ba? Baka may ID kayo. Wala rin brad. So, hindi rin sila member ng SNR. So, in short, hindi kami nakapasok sa loob ng SNR. Ang target pa naman namin doon, yung malaking slice ng pizza ng mura lang. Ano po? So yan doon, malaking slice ng pizza. Moral lang at masarap. So, treat ko sana sila, yung mga kasama ko. Eh, wala akong ID. So, nagturo-turo na lang kami sa may Matina, sa Davao. Ayan. So, mga taga-Davao, alam niya yung Matina. So, hindi ka makapag-shopping sa SNR kung hindi ikaw member. Kasi nga ito, membership, shopping. So, kung iisipin po natin, ang dami sanang mabibili na discounted prices, ano, ng mga bagay doon, hagabitan, and even grocery items, ano, na talagang makakamura ka kung member ka. Ano po? So, bakit ko po naibahagi po ito sa inyo? Kasi yung ating pong biyasang ebanghelyo sa gabi pong ito, yung ating pong papansin, ay si Juan, ano po, na isa sa mga alagad ng Panginoon. Nakakita siya ng taong nagpapalayas ng masamang espiritu sa pangalan ng Panginoong Jesus. So, ang ganda pa ng pagkakasabi niya, Lord, nakakita kami ng tao nagpapalayo sa masamang spirito gamit ang pangalan, pinagbawalan nga namin. Pero sagot sa kanya ng Panginoon, huwag niyo siyang pagbawalan. Huwag niyo siyang pagbawalan. Bakit? Kasi kung sila'y nagpapalayas sa masamang spirito sa pangalan ko, ibig sabihin, kapanalig natin sila. Ibig sabihin, kaisa natin sila. Kasi alam ng ating pong Panginoong Jesus, at ito'y tinuturo niya, no? Walang makapagpapalayas ng masamang spirito kundi sa pangalan ko. Sa pangalan ng Panginoong Jesus, mapapalayas ang lahat ng uri ng masasamang espiritu. Kaya tayo mga mananampalataya, meron tayong kapangyarihan magpalayas sa masamang espiritu at ang kapangyarihan pong ito nagmumula sa ating pong Panginoong Jesus. Amen po ba? Nasusundan po ba natin? So, kung ating nga pong babalikan yung ating mga binasa, no? Ayan. Ayan. So, hindi ko na po ulitin basahin kasi napakinggan naman po natin kanina. No? So, ito po yung gusto kong pagbuhusan natin ng atensyon. Ano? Yung sa verse 39, sinabi ng ating pong Panginoon. Ayan. Ngunit sinabi ni Jesus, huwag niyo siyang pagbawalan sapagkat ang taong gumagawa ng himala sa pamamagitan ng pangalan ko ay hindi magsasalita ng laban sa akin pagkatapos gawin ito. Alam niyo po, my dear brothers and sisters, ang pag-uusapan natin sa gabi pong ito ay isa sa mga sakit ng mga Kristiyano sa loob ng community. Sometimes nagiging ganyan tayo. Sometimes nagiging exclusivist tayo at nagiging elitist tayo. Ano po? So, isa sa malaking sakit ng mga Christian communities, religious groups and organizations. Siguro naman nakarinig na tayo, ano, na kapag hindi ka kasama sa iglesia namin na hindi ka maliligtas. Nakarinig na siguro tayo na sinabihan niya. Tama po ba? Yes. Kapag hindi ka kasama sa simbahan namin, hindi ka maliligtas. Yes. Walang kaligtasan sa labas ng simbahan namin kasi itong simbahan namin ang tinatag ng Panginoon. Ano po? So, may marinig tayong ganyan ng mga tao. Well, in fact, my dear brothers and sisters, yung pananalitang pong yun, it really contradicts yung itinuturo ng ating pong Panginoon. Bakit? Kasi sa Ebanghelyo ng ating tinunghayan po ngayon, ano,
Ito rin yung mindset ng mga alagad. Kasi hindi nila kasamahan, hindi bahagi ng circle of friends nila, ng groups nila, kaya pinagbawalan nila. Well, ang isang tao, mga kapatid, out of his faith o genuine faith sa atin pong Panginoon, magkakaroon siya ng kapangyarihan ngayon na nagbumula sa atin pong Panginoon Jesus. At ito po yung gusto kong ipaunawa sa bawat isa sa atin na doon. Kaya ang atin pong inang simbahan, ito yung tinatawag na Catholic because it is universal. Amen po. Kaya ito yung tinatawag na Catholic because it is universal. Hindi po exclusive. Ano po, na ang kaligtasan ay ibibigay lamang Diyos sa mga Katoliko. Kasi may mga tao hindi rin talaga inaabot ng mabuting balita ng Diyos. May mga tao hindi rin talaga, o wala talaga silang idea. Ano po, sa ating Panginoong Jesus, wala silang idea sa Biblia. Lalo na yung mga tao na sa remote areas. Ano po, hindi naman masama ang ugali ng Panginoon para yung mga tao yun ay hindi iligtas. Tama po ba? Amen. Ang nais nga ng Panginoon, lahat ng tao mailigtas. And so in the end, my dear brothers and sisters, in the end, kahit naman tayo ay hindi lubos na nakakilala sa ating pong Panginoong Jesus, lalo na kung wala talaga tayong idea, ang Diyos ang bahalang humusga sa atin. Amen. Amen po ba? Amen. Amen po ba? Amen. So balikan po natin, sinasabi ko kanina, isa po ito sa matinding sakit ng mga religious organizations, yung nagiging exclusivist at nagiging elitista. Ano po? Sinabi exclusivist, exclusive. Ano po? Kapag hindi ka bahagi dito, wala, sa impyerno ka pupunta. Pag hindi ka namin kasama, walang kapangyarihan sa inyo. Walang pagkilos ang banal na espiritu sa inyong lugar o sa inyong grupo o sa inyong organisasyon. At yung pagiging elitista naman, mga kapatid, nagaganap ito kung minsan kapag yung may mga matataas na tungkulin, ang lumalaki ay ulo at hindi ang puso. Hello po. Amen. Nasusundan po ba natin? Yes. Ito yung problema minsan kapag nagiging elitista ka na, ano, na ikaw nabiyaan o nabigyan ng pagkakataon na mabigyan ng mataas na tungkulin. Ang feeling mo ngayon, o nagiging feeling kong minsan, ikaw ang pinakabanal sa lahat. Yes. Ayun po yung sakit ng pagiging elitista. Walang ibang may kapangyarihan sa grupo nyo, sa organization nyo, ikaw lang, dahil ikaw ang pinagkatiwalaan ng mataas na posisyon. Alam niyo po do, as I read an article, sabi nga niya, kung minsan, itong sakit na ito, hindi natin nanonotice, ano po, sa taong yun, na may ganitong sakit, yung pagiging elitista, hindi niya nanonotice na yung mga simple membro sa simbahan, mas nabibless pa yung mga tao doon minsan kaysa sa kanya. Hello po. Amen. Hello po. Amen. Kasi kapag nagkaroon tayo ng ganitong sakit, yung pagiging elitista, lumalaki yung pride natin. Yes. Which is, ito po yung pinakakalaban. Ano po? Kung bakit hindi kumikilos ang banal na espiritu sa ating buhay. Kasi tayo yung puno ng ating sarili at nakakalimutan natin na si Lord ang kailangang pumuno sa atin. Amen. Nasusundan po ba natin? Amen. Yan. So, ito nga yung problema, ano po, yung pagiging exclusivist, yung pagiging elitista. Ano po, kaya bilang mga prayer partners, wala po sa ating paniniwala na kapag hindi kapatiran ay hindi maliligtas o hindi pagpapalain. Kapatid, kahit nasa ang grupo pa yan, kahit nasa ang simbahan pa yan, basta siya ay sumusunod sa ikinuturo ng ating pong Panginoon, pagpapalain siya ng Panginoon. Amen. Amen po ba? In the end, my dear brothers and sisters, kahit naman ikaw ay Katoliko, kahit ikaw ay prayer partner, kung meron kang itinatago sa iyong sarili na hindi ka dapat sa Panginoon, ang Diyos pa rin ang humusga sa iyo. Amen. Nasusundan po ba natin? Amen. Now, ito po yung magninilay natin sa gawin pong ito. No? Ano ba yung mensaheng ibinabahagi sa atin ng mabuting balita na atin pong binasa? Kasi, kung atin pong tutunghayan po ito, no? Ito po yung after. Ito po yung gospel after ng ang mga alagad ay nagtatalo-talo. Kung sino sa kanila ang pinakadakit. Tanungin mo nga yung katabi mo, sino ba sa atin? Sino ba sa atin? Ang mas dakila. Ang mas dakila. Ano kaya ang sagot nila? Sino ba sa atin ang mas dakila? Si Lord. You know what, my dear brothers and sisters, siguro parang absurd yung tanong po na yun. Parang nonsense yung tanong po na yun. Bakit? Kasi bilang sa Kristiyano, hindi pataasan ang goal natin. Amen. Kundi pababaan. Ano po yung sabihin nun? Pababaan ng kalooban. Yes. Hindi tayo nagkukumpetensya sa isa't isa na paunahang makarating sa langit. Sige, mauna ka na. Kung gusto mo. Ano po, hindi po paunahang makarating sa langit, hindi payamanan, hindi paramihan ng kaibigan na nasa loob ng gawain o paramihan ng kaibigan na naglilingkod sa simbahan, kundi the lower you get dahil sa iyong kababaan ng kalooban. Kasi kapag ikaw ay mababa ang kalooban, mas marami kang maaabot sa totoo lang. Amen. Amen po ba? Mas marami kang maaabot kapag mababa ang iyong
kalooban. So this is the primary message of this gospel. Ano po? Jesus is teaching humility to his disciples. So balikan po natin yung ebanghelyo na tinutukoy ko kanina. Mula po sa verse 33 hanggang sa verse 37. Kasi binasa natin verse 38 hanggang sa verse 41. Ang sabi po dito, dumating sila sa Kapernaum. Nang sila'y nasa bahay na, tinanong ni Jesus ang kanyang mga alagad. Tinanong na ngayon sila ng Lord, ano ang pinagtatalunan ninyo sa daan? Hindi sila makasagot sapagkat ang pinagtatalunan nila ay kung sino sa kanila ang pinakadakila. Taupo si Jesus, tinawag ang 12 at sinabi sa kanila, ang sino mang nagdanais maging una ay dapat maging huli sa lahat at maging lingkod ng lahat. Tinawag niya ang isang bata at pinatayo sa gitna nila. Pagkatapos, inalong niya ito at sinabi sa kanyang mga alagad, ang sino mang tumatanggap sa isang batang tulad nito, alang-alang sa aking pangalan, ay ako ang tinatanggap. At ang sino mang tumatanggap sa akin ay hindi lamang ako ang kanyang tinatanggap, kundi pati na rin ang nagsugo sa atin. Now, balikan natin yung gospel ngayong gabi. Ano po, nakakita si Juan ng isang taong hindi nila kilala, hindi nila kasamahan, na nagpapalayas sa masamang espiritu, ano po, sa pangalan ng Panginoong Jesus. Kung atin pong isipin, ano, ang Panginoong Jesus kapag siya'y nagsasalita at namangusap, kapag siya'y nagtuturo, it has power. Amen. Amen po ba? It has power. May kapangyarihan po ito, kaya ngayon kanyang mga alagad, bilib na bilib sa kanya, ayaw lumayo sa kanya. Pero kung minsan ang mga alagad, tao rin eh. Bakit? Kasi kung babalikan po natin, ano, katuturo lang ng Panginoon. Sino tumatanggap sa maliit na batang ito, ako ang tinatanggap. Pagdating ng verse 38, sabi ni Juan, Lord, nakakita kami ng tao na nagpapalaya sa pangalan. You know, ang parang ang ironic lang, with your brothers and sisters, kakatapos lang sinaturuan ng Panginoon, nakalimutan ni Juan yung itinuro sa kanya ng Panginoon Jesus. Now, bakit tayo nagkakaganito minsan bilang mga lingkod ng Panginoon? Kasi nga, napupuno tayo ng ating mga sarili. Yes. We're so full of ourselves. Napapangunahan tayo ng pride. Napapangunahan tayo ng feeling na dahil kasama ko ito, kasama ko umisigas, sikat ako, kikilalanin ako. Nasusundan po ba natin? Now, Jesus is teaching humility to His disciples. At ito po, my dear brothers and sisters, ano, sa lahat ng ebanghelyo na ating mapapakinggan at papagninilayan, mag-isip tinuturo ng ating Panginoong Jesus, ito ang hindi mawawala. Ang itinuturo ng Panginoong Jesus, ang pagpapakinggan. Kaya naman, kahit anong maging posisyon o tungkulin mo sa isang religious group or organization, dapat lumago ka na hindi pataas sa ere, kundi pababa sa lupa. Yes. Nasusundan po ba natin? Amen. Kaya may pinapayo sa atin, ano, na manatili kang nakatapak sa lupa. Ano man ang marating mo sa buhay, ano man ang maabot mo sa buhay. Bakit? Hindi makaturo ang Kristiyano yun, pero yung pagpapakumbaba o ang kababaang loob, it will reach more people. Nasusundan po ba natin? Amen. Nasusundan po natin. So, Jesus is teaching humility to His disciples. Sabihin mo sa katabi mo, kapatid. Kapatid. Balang araw. Balang araw. Yayaman ka. Yayaman ka. Balang araw. Balang araw. Magtatagumpay ka. Magtatagumpay ka. Balang araw. Balang araw. Sasagana ang buhay mo. Sasagana ang buhay mo. Pero nawa. Pero nawa. Manatili ka. Manatili ka. Na mababa. Nababa. Amen po ba? Amen. So, yan ang pangako kasi sa atin ng ating Panginoon, no? Pasasaganahin tayo, pagpapalain tayo, payayabungin ang ating mga buhay.